Magandang araw muli kapatid. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa Mangangaral. Para sa first part, ilalagay natin sa description. At ngayon nasa pangalawang part na tayo. Okay? So bago ang lahat mga kapatid, panalangin ko na sa mga oras na ito, ang kapayapaan ng Panginoon ay bumalot sa iyo. Sa lahat ng alalahanin mo, na may magkaroon ka ng kapayapaan na alam mo na mabuti ang Panginoon for giving us His Son Jesus. Kaya kung ano mong pinagdadaanan mo, maliit na bagay yan para sa Panginoon kapatid at tutulungan ka niya. All you have to do is to accept Jesus in your heart at gagawa at gagawa siya sa buhay mo. Let Him lead your life. Amen? So kapatid, halina't manalangin muna tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Heavenly Father, for this opportunity, Lord God, to come before Your presence. You are our Holy God. You are all-powerful, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, for choosing us to be Your children. Maraming salamat po, Ama, sa kabutihan ninyo. Ngayon po sa pag-aaral namin ng Mangangaral, Chapter 7 onwards, naway gabayan niyo po kami by the power of the Holy Spirit. Holy Spirit, guide us and speak to us through Your Word because Your Word is alive, Heavenly Father. And we pray na mangyayari ito nang nasa takdang panahon. Maraming salamat po na may kapahingahan sa inyong presensya, sa inyong salita na palagi naming inaasahan. We pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. Halina kapatid, Mangangaral, Chapter 7. Ang mga paalala sa buhay. Ang malinis na pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Totoo to kapatid, di ba? Iba yung may malinis kang pangalan. Kahit saan ka pumunta, banggitin lang ang pangalan mo, kayamanan mo yun. Kahit wala kang pera, wala kang trabaho, kapag malinis, marangal ang pangalan mo, hindi lang ikaw, pati ang mga naiwan mong anak mo, apo mo, pag sinabing, ay anak yan ni Juan, anak yan ni Pedro, people extend help kasi alam nila ang pagkatao mo. Iba yung malinis ang pangalan. Kahit sa mga anak natin, mahal natin sa buhay na marangal ang pamumuhay natin at karespe-respeto tayo. Iba kasi kapag binanggit yung pangalan mo tapos maganda ang sinasabi ng tao kasi nakikita sa'yo. Hindi yung pag nabanggit yung pangalan natin ay iba, may bad image o hindi lang image, merong naalala silang hindi maganda sa atin. Kaya nga sabi, di ba, mamuhay tayo to be more Christ-like araw-araw, pakonti-konti. Hanggang we gain people's trust, we gain people's respect, and then they will listen to us. We share the word. Diba? Makita na ba itong taong to kagalang-galang? Itong taong to kahit may naghihirap eh, parang may kagalakan kahit sa mga pinagdadaanan niya. Bakit kaya? Diba? Ganun. Tapos kapag naman pinagkakatiwalaan ka, ay si ganito okay yan, mapagkakatiwalaan yan. Kilala ko na yan, napaka-honest ng tao na yan. Diba? Because God is a God of truth. Diba? Kaya ang honesty, kasama yan eh, sa integridad mo. Hindi pa pwedeng, hindi ka mapagkakatiwalaan. Konting bagay lang, nalalaglag na ang pagkatao. Hindi dapat ganun. Amen? Sabi kapatid, ang araw doon ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Extreme lang tong sinabi. Which means, siyempre masaya tayo kapag may pinapanganak sa ating pamilya, sa mga kamag-anak natin. Ang ibig lang niyang sabihin, kasi kapag araw ng kamatayan, or di ba when we go to a house of ano, yung mourning sa mga wake, o kaya naman kahit nasa bingit tayo ng kamatayan, nakikita mo yung kaiksian ng buhay, natututo tayong inumber yung araw natin na ay napakaiksi ng buhay. Bumabalik tayo sa senses natin, sa ulirat natin na nagiging maayos tayo. Diba? Nakakapag-isip-isip, natatapik-tapik ba tayo
kapag nakikita natin yung kaigsian ng buhay. Amen? Sa verse 2, mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa isang handaan dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Yun nga yung sinabi natin kapatid kanina, di ba? Iba kasi kapag umattend ka ng mga funerals, nakikita mo yung how short life is, nakakapagmuni-muni ka at magbalik loob sa Panginoon at gumawa ng mga bagay na makabuluhan para sa Panginoon. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa sa kaligayahan dahil ang kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan, pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Ayun kapatid, nauna tayo sa pinag-usapan natin. Yun nga, kapag nakikita mo kasi mga bagay na temporary lang ang buhay, panandalian lang tayo dito, nakakapag-isip-isip tayo na ituwid ng ating buhay. May mga tao kasing kung kumilos, parang hindi sila mamamatay, di ba? Sasabihin pa bukas na lang ako magbabago or saka na lang, enjoy ko muna. Hindi natin masasabi kung kailan ang huling araw natin. So dapat lagi tayong handa. Amen? Handa na ba tayo to meet our Creator? Handa na ba tayo? Ngayon kung hindi pa, let's pray to the Lord. Lord, make me ready. Hindi ko alam. Help me to do things every day na as if it's my last day. I will enjoy the moment. I will glorify your name. Diba? Sabi sa verse 5, mas mabuting makinig sa pagsaway ng marunong kaysa makinig sa papuri ng hangal. Ayun, di ba minsan tayo, di ba? Gustong-gusto natin yung pinupuri tayo. Pero yes, we want validation, di ba? But first from the Lord, from the people around us, that what we're doing is right. Oo, pero not too much for self-glorification. Di ba? Iba pa rin yung ang tunay na tao nagmamahal sa'yo ay sasabihin sa'yo kung anong mali mo. Mas makikinig tayo, di ba, sabi nga sa pagsaway ng marunong kaysa sa papuri ng hangal. Kasi yung isang taong marunong at ikaw marunong ka rin kapag pinagsabihan ka tapos nakikinig ka. Kasi you want to grow as a person, di ba? So mas mabuti makinig tayo sa saway. Huwag tayong laging gusto natin yung parang gusto mo lagi kang kinikilig, napupuri ka. That's empty. Ano, hindi maganda yung laging ganon. Pero not naman to the point na hindi mo na napupuri yung tao, napaka-critical mo na. Siguro more on, let's strike a balance. Pero let's be open to rebuke. Lalo na kung ang tao nagsasalita ay nire-respeto natin. Ang tawa ng hangal ay parang tinik na pag-iginatong ay nagsasaltikan ang apoy. Ito ay walang kabuluhan. Ang marunong kapag nandaya ay para na ring hangal. Kung tumatanggap ka ng suhol, sinisira mo ang sarili mong dangal. Kung babalikan natin, ito yung sinasabi kanina na dapat maganda yung pangalan natin. Hindi tayo nagpapadala sa suhol, di ba? Tapos yung, di ba, yung tawa doon ng hangal, parang nagsasalti ka ng apoy. Ano mo yung tumutunog? Empty can strikes loud, di ba? Ganon din sa dagat, kapag malalim, hindi maalon. Ganon din sa tao, di ba? Kapag malalim, hindi ganon. So, dapat few lang yung words natin. Di ba, sabi nga, kahit hindi ka marunong, kung mananahimik ka, magmumukha kang marunong. Kesa yung daldal ka ng daldal, dakdak ka ng dakdak. Ang dami mo nang sinabi pero empty naman. Diba as we age, natutunan natin na hindi masyadong masalita. Few words na lang pero we make sense. Diba? Hindi laging lahat ng kilos natin, lahat ng gagawin natin, paalam natin. Yung ganon, yung sasabihin mo na lang kapag tapos na yung project mo, sasabihin mo lang kapag nagawa mo na. Mas na-accomplish mo yung bagay-bagay na ganun. Hindi kagaya nung kabataan mo pa, konting kibot, parang
pag sinabi mo na yung dream mo o yung gagawin mo, feeling mo na accomplish mo na kahit sa words lang. Iba yung nagawa mo. Sabi din dito kapatid, ang marunong kapag nandaya, para ka na rin hangal. Oo, kasi kung marunong ka, ba't ka nandadaya? Para ka na rin full, di ba? Kaya yun, no? Huwag tayong tumanggap ng suhol. Hindi lang yan sa tao. Can be si Satanas yan. Kung ano nung ini-input sa ating brain, sa ating mind, para to gain the world, no? Let's choose God. Mas mabuti ang pagtatapos kaysa sa pagsisimula. Ang pagiging matiisin ay mas mabuti kaysa sa pagiging mapagmataas. Huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. Bakit ba mas mabuti ang pagtatapos kaysa sa simula? Siyempre kapatid, lahat ng bagay na sinisimulan natin, dapat tinatapos natin, hindi pwedeng umpisa lang. Walang pinagkaiba yan dun sa unang chapter na nangangako tayo sa Lord. Puro simula lang ng pangako tapos hindi nagagawa. Dapat may accomplishment. We finish what we have started. Diba? Amen? May word of honor. Mabuti daw yung matiisin kaysa mapagmataas, yung humble. Totoo naman, diba? Kasi kapag matiisin ka, you're showing humility. E pag mataas ka, parang feeling mo, everyone is, yung entitled ka, yung subordinate ang mga tao sa paligid mo. Masyado mataas yung tingin mo sa sarili mo. Parang, ano yun eh, yung arrogante ka, hindi maganda. Hindi yan qualities ng anak ng Diyos. Hindi rin quality yan ni Jesus. Alam mo yung mga words na sinasabi dito, yung mga pag-uugali. Kung isipin mo, oh nga, Christ-like ba ito? Ganito pa si Jesus? Mapagmataas ba siya? Hindi, matiisin nga siya eh. Diba? Doon makikita mo pa lang. Oo nga, hindi off tong attitude na ito. Again, doon sa verse 9, huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. So, huwag naman natin isuppress yung anger natin, pero pwede natin siyang i-express in a good way, hindi yung kahit nga si Jesus, diba, nagalit siya sa mga nagsusugal sa labas ng templo. So, pwede nating ilabas yung anger natin in a good way na hindi naman nakakasakit ng tao. Okay? I-express natin in a positive way yung ating anger. Tsaka sabi sa word of God, do not let the sun go down while you're still angry. Tinatandaan ko yun. Huwag ka matulog nang galit ka pa. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Dapat release mo yun. Wala ka ng grudge o galit sa puso mo bago matulog. Ang bigat kaya sa pakiramdam nun. Hindi maganda. Then you'll say that you have Christ. Parang that's hypocrisy. Amen? Ngayon, kung may galit pa at natulog ka, I don't know how mag-work yung Holy Spirit dun. Every day kasi, di ba, we pray. Sabi natin, forgive us our sins as we forgive our debtors. Di ba? Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Kung paano patatawarin din namin yung nagkakasala sa amin, Lord. Di ba? Ganun dapat yung prayer natin for that day. So verse 10, huwag mong sabihin, bakit mas mabuti pa noon kaysa ngayon? Dahil ang tanong na iyan ay walang katuturan. Parang guilty ako dito. Kasi minsan sabi ko, iba yung panahon ngayon. Mas maganda noon. Pati yung music, mas maganda noon. Tama naman, walang katuturan. Tapos na yun eh. Past na yun eh. Diba? I-appreciate mo kung anong meron ngayon. Kagaya ngayon, may technology. Nakakabasa tayo ng Bible sa cellphone. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Diba? Tapos, hindi ka na pupunta ng library para may malaman. Sa Google lang o in just click of a finger, andun ang mga teknolohiya. Kung gagawin sa mabuti, di ba? Ang ganda. Lahat ngayon, mabilis. Pati yung pagre-record, lahat ng bagay, how we communicate, may YouTube, di ba? Praise God. Unlike dati, susulat ka pa sa malayo, padadala pa sa courier. Ngayon, di ba, may mga teknolohiya na kaya kung ano man yung ngayon, maganda kaysa sa noon kasi may development. Amen? Ang karunungan ay mabuti gaya ng isang pamana. Pareho itong nakakatulong sa mga namumuhay dito sa mundo.
Nagbibigay din ito ng proteksyon gaya ng pera. Pero higit pa roon, iniingatan nito ang buhay ng nagtataglay nito. Iba kasi kapag marunong ka, ibang pamana yun eh. Kasi you can do a lot of things gaya nga ng sabi ko. Natutulungan nun yung pamumuhay mo sa mundo mo. Paano ka mag-deal sa tao, sa mga relationship mo. Handling your problems, your finances, your life, relationship. Lahat yan. Kaya iba talaga yung may karunungan ang isang tao. Sabi sa verse 13, pag-isipan mo ang ginawa ng Diyos, sino ang makapagtutuwid ng kanyang binaluktot? Amen. Powerful talaga si God. Wala. Magalak ka kung mabuti ang kalagayan mo. Pero kung naghihirap ka, isipin mo ang Diyos ang gumawa sa dalawang bagay na ito para hindi natin malaman kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. So tanggapin natin kung anong darating. Diba? Relax lang, huwag masyado nag-iisip. Magalak tayo kung mabuti yung kalagayan natin kasi hindi natin alam kung anong darating niya sa bukas. Kung naghihirap, isipin mo, Lord, bakit? Ano pong tinuturo niyo sa akin? Ano pong magagawa nito sa aking kabutihan? Amen? Sa verse 15, sa buhay kong walang saysay, nakita ko ang lahat ng bagay. Ang matuwid ay maagang namamatay sa kabila ng kanilang matuwid na pamumuhay. At ang mga masasama sa kabila ng kanilang kasamaan ay nabubuhay ng matagal. Huwag mong ituring ang iyong sarili na sobrang matuwid at marunong. Dahil kung gagawin mo yun, sinisira mo lang ang iyong sarili. Ibig nang sabihin kapatid sa dalawang nabasa natin. Diba? Walang saysay daw, mayroong mga matutuwid na mamatay sa kabila ng pagiging matuwid. Sa pamumuhay, yung masama humahaba pa. Huwag din daw natin ituring sarili nating sobrang matuwid at marunong. Bakit kaya? Isimplehan lang natin ang buhay, ang mga bagay-bagay. Diba? Huwag tayo masyadong mag-iisip, magkukumpara kagaya ng ginagawa dito. Diba? Ito nga example sa atin eh. Mamuhay tayo ng tama lang. Huwag masyadong nag-iisip, huwag din masyadong relax. In moderation lang at matakot tayo sa Panginoon. Okay? May mga bagay na hindi natin kayang arukin. Bakit nga yung masama, mahaba buhay? Huwag mo nang arukin kung di mo kaya. Okay? Para simple lang ang buhay. Kung anong kaya mong unawain, yun lang. Huwag mo nang paduguin yung utak mo. At the right time, pray to the Holy Spirit. Maring i-reveal sa'yo. Pero for now, do what the Word of God says. Yun lang. Sabi nga dito, huwag mong ituring ang iyong sarili na sobrang matuwid at marunong. Dahil kung gagawin mo ito, sinisira mo lang yung sarili. Walang mangyayari. Nag-iisip ka lang ng bagay na hindi mo naman kayang solusyonan. Leave it to the Lord. Huwag ka rin maging magpakasama o magpakamangmang dahil baka mamatay ka naman nang wala sa oras. Amen. Huwag kang pasobra sa mga bagay na iyon. Dapat balanse lang. Ayun sinasabi natin, in moderation lang, balanse lang. Dahil ang taong may takot sa Diyos ay hindi nagpapasobra sa anumang bagay. Higit na malaki ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa sa 10 pinuno ng isang bayan. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao at baka mismong alipin mo ang marinig mong nagsasalita laban sa iyo. Wala naman itong gumagawa ng laging mabuti sa mundong ito. Ibig lang sabihin, we are all sinners. So relax ka lang, walang guilt or huwag kang parang legalistic na gusto mo yung parang tama lang gagawin mo. No, even if you try your very best, ako hindi. Kasi we are all guilty at one point. We have, diba nagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Kahit nga lang sa pag-isip natin, nakapag-isip tayo na hindi maganda. So hindi na dapat tayo magulat kung sabi nga dito may mga tao rin na nagsasalita sa atin ng hindi maganda. Kasi minsan ginawa rin natin eh. Dapat ganun lang, relax, balanse lang daw ang buhay. Pag di mo kaya, leave it to the Lord. Go on with life. Be happy, enjoy, do good. Let's not complicate things. Sabi dito,
Oh, yun ulit. Huwag daw pakinggan ang lahat ng sinasabi ng tao. Oo, bakit iisipin mo yung sinasabi nila? Eh, at one point tayo din nagsalita ng hindi maganda, diba? Pinagsisihan na rin natin. Ganun talaga, laging may masasabi. Tayo nga eh, nagagawa natin eh. Yun na lang isipin natin. Don't mind. Di importante ang sasabihin ng kapwa natin. Isipin mo ang importante ang sasabihin ng Lord. Matanda na tayo para masyado pang pagtuunan ng pansin ng mga walang kwentang bagay na ganyan. Diba? Make our life count. Life is too short. Enjoy and be happy, be grateful. Good vibes lang, positive energy. God is good, diba? Amen. Sabi sa verse 22, dahil alam mo sa sarili mo na marami ka rin pinagsalitaan ng masama. Ayun na nga yung sinabi natin kanina. Diba minsan, may dumaan nga lang, napatingin tayo. May naglaro na sa isip natin. Hindi man natin na ibulalas ng ating mga bibig. Pinintasan natin o kinutsa natin. Minsan, pag may kasama tayo, hindi tayong mapakali, nangangati tayo. Talagang sasabihin natin sa kasama natin, diba? Forgive us, Lord. So, tayo rin magpatawad. Hayaan na natin ang sasalita sa atin hindi maganda kasi nagagawa rin natin yung kapatid. Lagi nating tingnan muna na yung sarili natin bago sa iba. Amen? Para grounded tayo. We're not perfect. Kaya wag natin expect na perfect yung parang gusto mo. Everything sa paligid mo, maganda ang tingin sa iyo ng tao, maganda. Yes, iba yung image sa totoong maganda kasi maganda talaga ang ugali mo kaysa yung projection lang. Na pinoproject mong image, okay? Ganun din, iba pa rin yung sinasabi natin, maganda yung pangalan mo. That's in the real sense of the word na maayos talaga ang pagkatao mo. Dahil meron kang Christ-like na pag-ugali, honest ka, may integridad ka, may palabra de honor ka, di ba? Parang wala na yung mga ganong salita ngayon. Meron yan in Jesus' name. Amen? So kapatid, sa verse 23, sinubukan kong intindihin ang lahat ng nangyayari dito sa mundo sa pamamagitan ng aking karunungan. Akala ko ay maintindihan ko pero hindi pala. Yun ang sinasabi natin. Pag di mo naintindihan, hayaan mo na lang. Si Lord alam niya yan. Diba? Amen? Bakit mo paduduguin yung isip mo kakaisip? Hindi mo nga maunawaan. Diba? May mga bagay kang naunawaan, dun ka na lang mag-duel. Hindi ko kayang intindihin ang mga nangyayari dahil mahirap talagang maintindihan. At walang sino man ang makaintindi nito. O amen. Yun, sinabi na nga na advance tayo ah. Kapatid, praise God. Hindi mo maintindihan kasi hindi ni-reveal sa'yo ng Lord. Hindi ni-reveal sa atin ng Holy Spirit. So let's leave it at that. Diba? May mga mysteries ang life na si Lord lang nakakaalam. Amen? Pero patuloy akong nag-aral at nag-usisa para makamit ko ang karunungan at masagot ang aking mga katanungan. At para malaman ko kung gaano kahangal ang taong gumagawa ng masama at kung gaano kasama ang isipan ng taong gumagawa ng kahangalan. Amen? Sa 26, napag-alaman kong ang babaeng nanunukso ay mas mapait kaysa sa kamatayan. Ang pag-ibig niya ay parang bitag. At ang mga kamay niya na yumayakap sa iyo ay parang kadena. Ang taong nakalulugod sa Diyos ay makakatakas sa Kanya, pero ang taong masama ay mabibitag niya. So, dito lumalabas iba kapag nasa Panginoon ka, talagang may protection ka sa mga babaeng nanunukso at sa iba pang mga tukso. Aadya ka ng Panginoon. Amen? Diba sabi nga, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Yes, Lord, gawin niyo po yan, Panginoon. Salamat po at palagi niyong ginagawa sa araw-araw. Hallelujah. Sa 27 onwards, sinasabi ko bilang isang mangangaral. Iniisip kong mabuti ang bawat bagay sa paghahanap ko ng kasagutan sa aking mga katanungan. Pero hindi ko pa rin natagpuan ang mga kasagutan. Ngunit ito ang aking natuklasan. Sa 1,000 lalaki, isa lang ang matuwid. Pero sa 1,000 babae, wala ni isang matuwid. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan
para maging masama. Ibig lang sabihin na hindi talaga tayo matuwid by nature. Ang Panginoon lang ang matuwid. At naging matuwid lang tayo dahil sa paghipo sa atin ng Panginoon. He's doing it by the power of the Holy Spirit. Amen? Walang matuwid. Oo nga, sinave na tayo ng Panginoon. Diba? Naligtas na tayo ng Panginoong Jesus. Pero minsan, hindi ko naman sinasabi nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Kasi hindi tayo nakakakilala o tunay na anak ng Diyos kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Pero dumarating sa punto na minsan, nadadapa pa rin tayo, nagkakasala. Okay? But we go back to the Lord. Parang si King David, we repent. And we learn glory to glory. Panalangin natin sana, Panginoon, na hindi na tayo mag-iisip ng masama. Diba sabi nga, take captive every thought and make it obedient to Christ Jesus. Isa yan sa mga paborito ko kasi, kapatid eh. So yun, isipin mo, ano ba yung pupasok sa isip mo na thought, kaisipan? Iwaksi mo kung hindi maganda, hindi nagagaling sa Panginoon. Okay? Kailangan ano lang yan, magandang bagay na plano ng Panginoon sa'yo. Kailangan kinokorek ka. Tapos, binibuild up ka. Hindi ka dinadown. Diba? Hindi ka nimamaliit. Kundi, nililift up ka. Amen? So, kapatid, dumako tayo sa Mangangaral, Chapter 8. Walang katulad ang taong marunong na kayang magpaliwanag ng mga bagay. Ang karunungan ng tao ay nakapagpapasaya ng mukha at ang simangot ay nawawala. Sundin ang hari. Sundin mo ang utos ng hari dahil ipinangako mo sa Diyos na gagawin mo ito. Huwag mong pababayaan ang tungkulin mo sa hari at huwag kang sasama sa mga nagpaplano ng masama laban sa kanya dahil kayang gawin ng hari ang anumang gustuhin niya. Makapangyarihan ang utos ng hari at walang makakatutol dito. Ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay hindi mapapahamak. Alam ng taong marunong kung kailan at kung paano gagawin ang isang bagay. Dahil ang bawat bagay ay may kanya-kanyang tamang oras at pamamaraan ng paggawa. Gaano man kabigat ang kinakaharap ng tao. Walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makakaatras at ang kasamaan niya ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Pinagmasdan ko ang mga bagay na nangyayari rito sa mundo. Nakita kong ang mga tao ay may kakayahang saktan ang isa't isa. Nakita ko rin ibinuburol ang masasama. Sila ang laging pumapasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at doon gumagawa ng kasamaan. At pinupuri pa sila ng mga taong tagaroon mismo sa lugar na ginagawa nila ng kasamaan. Wala itong kabuluhan. Kapag ang taong nagkasala ay hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. Kahit ang isang tao'y magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya. Sandali lang at agad mawawala. Ang problema lang sa mundong ito ay kung minsan ang mga taong matuwid pa ang siyang napaparusahan ng parusang para sana sa masasama. At ang masasama naman ang siyang tumatanggap ng gantimpalang para sana sa mga matuwid. Ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa mundo, kundi ang kumain, uminom at magsaya. Sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya
na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Habang pinagsisikapan kong intindihin ang mga nangyayari dito sa mundo, nalaman ko kung gaano kaabala sa trabaho ang mga tao araw at gabi. Nakita ko rin ang mga ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Walang sino man ang makakaintindi nito. Kahit ano pa ang gawin ng tao para intindihin ito, hindi pa rin niya ito maiintindihan. Kahit sabihin pa ng marunong na naiintindihan niya, pero ang totoo, hindi niya talaga naiintindihan. Hallelujah. Kapatid, kung iintindihin natin itong Mangaral chapter 8, sinasabi dito na mas mabuti daw yung taong marunong kasi marunong kang magpaliwanag ng mga bagay-bagay, hindi lang sa sarili mo, pati sa kapwa mo. At kapag ikaw ay marunong, nakapagpapasaya ka ng kapwa mo, nawawala yung simangot ang nasa paligid mo. Bakit? Kasi naiintindihan mo yung, like for example, that life is short. So anong gagawin mo? Sabi nga dito, magpakasaya, gumawa ng mabuti, dahil ito ay regalo ng Panginoon, di ba? Kasi hindi naman natin alam ang bukas. Yung mahuhula, hindi totoo yan, hindi mo mahuhulaan. Di ba? Kung anong darating sa bukas, hindi mo mapipredict yun eh. At hindi mo rin malalaman kung kailan ang huling araw mo. So, ang kailangan mo, wisdom, di ba? Kasi pag meron kang wisdom, kaya mong magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Kaya yan ang lagi nating hihingin sa Panginoon. Sabi, sundin daw ang hari. Ano bang hari? Can be people higher than you, yung mga authority. Maaring ang Panginoon, maaring yung mga bosses mo, magulang mo, o sinong taong may authority over you. Amo mo, kung sino man yan, kung anak ka, magulang mo. Sabi dito kapatid sa verse 7, walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap. Yun nga yung sabi natin kanina. Wala rin makapagsasabi kung anong mangyayari bukas. So, relax lang tayo, diba sabi natin. Hindi mo alam eh kung anong darating bukas. Huwag mo nang arukin ang utak mo yung hindi kaya, paulit-ulit nating sinasabi, diba? Kasi hindi mo kayang i-predict yung future. At kahit may gagawin kang bagay para bukas, hindi rin guarantee ang bukas. At kahit uulitin lang yung gagawin mo bukas, hindi mo alam how it's going to happen. Hindi mo mapipigilan ang buhay. Sabi nga yung hangin, di ba? Hindi natin napipigilan. Yung bagyo, di ba? Hindi natin napipigilan. Kaya that's beyond our control. Ngayon kung sa buhay at mahilig tayong mag-control ng tao, mga sitwasyon sa buhay natin, kaya tayo na-agitate o na nagiging anxious, nagkakaroon ng anxiety, panic attack, tigilan natin. Kasi hindi natin cargo yan, hindi natin kayang pigilan. Kaya ganun din sa pagmamaniobra ng buhay ng kapwa natin. If we are in the position na hinihingan tayo ng advice, kung hindi naman, wag namang magbigay ng suggestion, unsolicited advice. Kasi may mga taong nagkwento ka lang ng buhay mo, ng problema mo. Sige na ang advice sa'yo. Eh, ang gusto mo lang naman, pakinggan ka, diba? Tapos galit pa sila kapag hindi natin sinunod. Pag tayo nagbibigay ng advice, salamat. Pag tinanggap, okay. Pag hindi, hindi obligasyon ng tao na sundin tayo. So, wag ganun. Wag tayong masyadong manipulative. Yung parang akala natin tayo ng lahat nakakaalam ng tama. Tingnan muna natin yung buhay natin. Baka somewhere along the way, eh, may mga pagkakamali tayong baka mas higit pa dun sa ating kapwa. Amen? Ayun, I remember one time yung nagsabi sa akin na buti ako, hindi ako nagdaan sa mga pagsubok na gaya mo, addiction, sa alak, sugal, drugs, ganun. Sabi ko, maaring iba naman ang problema mo, maaring ikaw naman ay unforgiveness, a pride, yung ganun, more on character, diba? Sabi niya, oo nga, ano. So, iba-iba kasi tayo, diba? Let's not compare. Sabi dito kapatid, tulad sa isang labanan, dun sa verse 8, kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makakaatras. Oo nga kapatid, di ba? So anong gagawin natin sa mga bagay that's beyond our control? Let's leave it to the Lord because God is sovereign. May mga bagay, ano pa yung mga bagay na hindi natin kontrolado?
yung iniisip ng tao tungkol sa atin, forget about it. Ang importante yung iniisip sa'yo ng Panginoon. What am I saying? At ibig bang sabihin, huwag na tayo mag-care sa iba? It's not that. Huwag lang tayong masyadong magpa-control o magpa-apekto sa iisipin ng iba. Basta't ang alam mo ay tama, and you are following the will of the Lord, and you are walking in the ways of the Lord, you know, you're good. Hindi lahat sumusunod sa Panginoon ang makakaunawa lang sa'yo. Yung the same walk mo rin. Pero ang control mo lang, even sa mga kwento sa'yo or chismis about you, ang kontrolador mo lang, paano mo, how are you going to respond to the situation? Paano ka magre-react? Diba, paano mo i-handle? How are you going to perceive things? Diba? Kasi hindi lahat ng bagay dapat tinitake natin personally. Dapat mapag-aralan natin as we age na may pagkibit-balikat ang mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayo masyadong people pleaser. Hindi maganda yon. Dapat tayo pleaser ng Lord. Eh, minsan kung sino pa yung masama, parang siyang pinagpapala, napaparusahan daw yung mabuti. Kahit ang isang tao'y magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. When you have the fear of the Lord, God will take care of you. And God said, I will never leave you nor forsake you. Isa sa paborito ko pa yung, I will never put you to shame. Hindi ka papayaan ng Panginoon, tanda mo yan. Kakampi mo si Lord. Sabi sa verse 13, hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya, sandali lang at agad nawawala. Amen. Pero sabi mo, bakit may kilala ko, ang tanda-tanda na, ang sama pa rin ang ugali. May mga bagay, kapatid, that's beyond our comprehension. Let's leave it to the Lord. Amen. Ang problema daw, sabi sa 14 sa mundong ito, kung minsan yung taong matuwid, siya pa'y napaparusahan. Tapos yung masama, tumatanggap ng gantimpala. You know, kapatid, para hindi na tayo nasistress sa mga bagay na ito, na gaya ng mga nabasa natin, it's better to just let things be. Kung ano lang yung ikaw, buhay mo, kumbaga nasa jurisdiction mo, yun lang. Let people go. Sometimes it's better to let things be. Don't fight for what you think is right in the context of para lang for your pride, you know, because the truth will always set you free and the truth will always come out at the right time. At ang tunay na ugali natin, ang pagkatao natin, lalabas at lalabas. Hindi pwedeng maitago. Walang ginagawa ang tao sa dilim na hindi makikita sa liwanag. Kaya nga eh, when you fear the Lord, you have that assurance, yung calmness, yung peace, yung kalmante ka sa anuman ang nangyayari sa buhay mo, what people think about you, problema na nila yon, hindi mo problema yon. You don't owe anyone an explanation. Hayaan mo na yon. Huwag sagutin and don't expect people to understand you. Diba? Or to always be there for you. Basta ikaw, ang focus mo, para tayong kabayo, straight, eyes on God, focus on God, do what is right in the eyes of the Lord. You know, positive energy will come out. You know, blessings will come out because you are blessed. You know, kasama sa buhay yan. Hindi tayo lahat anak ng Diyos. May anak din ang kalaban. Sabi sa verse 15, mas mabuti pa daw na magpakasayang tao. Walang mas mabuti para sa kanya kundi kumain, uminom at magsaya. Dahil ang buhay ay regalo mula sa Panginoon. Sabi doon sa verse 15, sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. So enjoy mo lang. Ngayon, kung may mga taong ayaw ka mag-enjoy, hayaan mo sila. Huwag tayo lagi nakafocus sa kapwa natin. Amen? Hindi tayo dapat konting bagay. Pumapatol tayo sa tao. Diba? Ang patola kinakain. Hindi yung pumapatol corn, diba? Minsan, it's better na let things be. What you say about me does not define who I am. Diba? Hindi naman pag may narinig tayo tungkol sa atin, pinapakilala ng taong yun kung anong klase siyang tao, hindi tayo. May mga bagay daw na beyond our control at kahit kailan hindi natin maintindihan. Nasusulat nga sa last part ng verse 17, kahit sabihin pa ng marunong na rin, iintindihan niya. Pero ang totoo, hindi niya talaga naintindihan. That means we are limited. May limitations tayo. Si Lord, wala.
Kaya let's leave it to the Lord. Pinapakita lang ng mga ngaral o ng Ecclesiastes na sovereign si God, na God is almighty. Lahat hawak niya. Tayo ay tao. To put our trust in Him and have that faith in Him. Because siya, forever, from everlasting to everlasting, ganun si God. Ang take natin sa mga ngaral chapter 8, may mga bagay na hindi natin maunawaan. Hayaan na natin sa Panginoon ang mga talinhaga ng buhay. Kung tingin mo ay hindi fair, bakit ganito ang buhay, bakit ganyan, leave it to God. Just go on with your life, do what is good. Ulit-ulit natin sinasabi. And let go of things na hindi mo maunawaan. Be happy. Huwag gawing complex ang buhay. Simplihan lang. Okay? Huwag mong yakapin o hawakan yung hindi mo kaya. Parang buhangin, huwag masyado mahigpit, huwag sobrang luwag. Tama lang, haya mo lang, let it flow. Parang water, di ba? Yung pag-agos. Sabi ko nga, sumabay tayo sa agos. Hindi pwedeng taliwas tayo sa agos. Ganun lang ang buhay. Okay? So, sabihin parang ang dali, no? Pero ang hirap, sister. Mahirap kasi nga, if you are a controlling person or gusto mo, tingin mo, matalino ka at lahat kaya mong arukin. Diba, sabi nga, the more you know, the more you do not know. The more na nag-aaral ka, nananaliksik ka, the more na nakikita mo na, ay, marami pala akong kailangang alamin at hindi alam. Pero what's the use of studying? Diba, napapagod ka lang. Pero iba pa rin yung marunong ka. Ibig sabihin, alamin mo na may limitasyon ka. Okay? And trust the Lord. Lord, whatever it is that I do not know, you know. And you know me, you created me. You'll take care of me, O God. You'll take care of my family. You'll take care of my needs. Palagi naman po kayo nagpa-provide para sa akin, para sa amin. Salamat, Panginoon. Masalimuot ang buhay, hindi naman dapat. Dapat simple lang. Tayo lang ang gumagawa nun eh. How we deal with things. Ano ba yung paano natin piniperceive o tinitingnan ng mga bagay-bagay. Alright? Ngayon, dumako tayo sa mga ngaral, chapter 9. Inisip kong mabuti ang lahat ng bagay at nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matutuwid at marurunong, pati na ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi nila alam kung ang kasasapitan ba nila ay pag-ibig o puot. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat ng klase ng tao, ang matuwid at ang masama, ang tama at ang mali, ang malinis at ang marumi, ang naghahandog at ang hindi naghahandog. Pareho lang ang matuwid at ang makasalanan, at pareho lang din ang sumusumpa at hindi sumusumpa. Ito ang hindi maganda sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Iisa lang ang kasasapitan ng lahat. At hindi lang iyan, kundi pawang kasamaan at kamangmangan ang iniisip ng tao habang nabubuhay, at pagkatapos ay mamamatay din siya. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay na walang nalalaman, wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. Ang pag-ibig nila, puot at inggit, noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom dahil iyan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Palagi ka sanang maging maligaya. Magpakasaya ka kasama ang minamahal mong asawa sa buhay mong walang kabuluhan na ibinigay ng Diyos dito sa mundo. Sapagkat para sa iyo naman yan, para sa pagpapagal mo rito sa mundo. Gawin mo ng buong mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala nang pagpaplano roon, wala rin kaalaman at karunungan. Mayroon pa akong nakita rito sa mundo. Hindi lahat ng mabibilis ay nananalo sa takbuhan. At hindi lahat ng malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin lahat ng matatalino ay nagkakaroon ng hanap buhay. Hindi lahat ng marurunong ay nagiging mayaman, at hindi rin lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Pero hindi niya alam kung kailan darating ang takdang oras. Tulad siya ng isang ibong nabitag o ng isdang nahuli sa lambat.
biglang dumarating sa tao ang masamang pagkakataon na para siyang nahuli sa isang patibong. Napakaganda nun kapatid, napakalalim ano, ang dami nating kapupulutan. Kung iisipin mo sa lahat ng sinasabi niya, parang sinasabi niya na limited nga ang karunungan natin. Pero alam natin, nasa patnubay tayo ng Panginoon. Iisa lang naman ang kasasapitan ng tao, masama at mabuti, naghahandog at hindi, marumi at hindi. May contradiction siyang sinasabi, pero ibig niya nang sabihin, lahat tayo mamamatay. At hindi natin alam kung kailan. Ang iniisip daw natin habang nabubuhay ay kamangmangan. Napakalalim nun. Kahit yung malalalim na kaisipan mo, kamangmangan din yun eh. Bakit? Ba't mo iisipin? Leave it to God nga eh, di ba? Siguro yun ang ano natin ngayon. Yung bang wag nating isipin na napakadunong na natin sa limitado nating pag-iisip, sinadyaya ng Panginoon, we are designed that way so that we will trust Him and hope in Him. Magtitiwala tayo at aasa tayo sa Panginoon dahil nakikita natin ang kakulangan natin bilang tao. Amen? At ang Panginoon ang pupuno sa atin. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Nakasulat yan sa verse 4, habang may buhay, may pag-asa. Alam na natin na mamamatay tayo, di ba? At wala, makakalimutan tayo. Nakalimutan na nga natin ang lolo at lola natin. Eh kung kilala pa ba natin ang lolo ng lolo natin, hindi na. Tayo rin lilipas. Kaya nga sabi, kesa maglugmok tayo sa desperasyon, sa kalungkutan, magpakasaya tayo. Diba? Kumain, uminom. Sabihin, hindi uminom ng yung alak or something, diba? Yung gano'n. Sabihin, let's celebrate life. Okay? Palagi tayong maging masaya dahil yan ay regalo ng Panginoon saan? Sa mga nagpapagal dito sa mundo. Pero kahit ngayon ay wala rin kabuluhan. Pero between malungkot na buhay mo na hindi mo na-enjoy kesa sa nasa isang sulok ka, wala kang ginagawa. You don't bless people, you don't go out, you don't share the word, you don't share the love of God. Ang layo ng pamumuhay mo, walang saysay. So be happy, enjoy life, be a blessing because you are blessed. Amen? Gawin daw natin ang buo yung makakaya natin. Sabi sa verse 10, gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa. Dahil wala nang trabaho sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Okay, kasi gift yan ng Lord. Yung mga ginagawa natin dito, make the most of it. Amen? Yung mystery ng life, hindi lahat ng mabibilis na nanalo sa takbuhan, hindi lahat ng nakatapos, di ba, minsan with honors pero walang hanap buhay, di ba, may mga ganon. Tapos may mga magagaling pero hindi maayos ang buhay. Minsan kung sino pa yung hindi nag-excel sa studies or laki sa hirap or alam mo, walang natapos, sila yung mga, di ba, yung mga hindi nakatapos ng kulay, sila yung mga billionaire, sila yung may sinasabi sa buhay. That's the mystery of life. Kaya nga, let's leave it to God. May kanya-kanya tayong kapalaran. We don't compare our lives sa ibang tao. All we can do is to better our life ourselves. Tayo yung maging better araw-araw. Okay, hindi natin alam ang takdang oras para do tayong ibong nabitag o isdang nasa lambat. Bilang dumarating ang masamang pagkakataon sa tao. Pero kapag nakay Lord ka, tutulungan ka ng Panginoon sa bitag na yon. Sabi nga, even if I go through the valley of death, I will fear no evil for you are with me. Sabi sa Psalm 23. Amen? Kagaya sa buhay namin, kapatid, hindi ko akalain na madadiagnose ang aking husband ng early onset ng dementia. Pero sabi niya nga, wala siya. Hindi siya aabot sa ganun. Amen? That's the spirit. Nung una, nawawala na siyang pag-asa. Pero sa lahat ng yan, wala akong sinabi sa Panginoon na bakit nangyari ito. O Lord, bakit ganito ang saya ng buhay namin? No. I said, Lord, I prayed for a lot of things. Thank you kung isa ito sa mga kasagutan mo, sa mga panalangin ko. You answered it in a different way. I thank you. Something good will come out of our situation. Kapatid ko, anumang sitwasyon mo sa buhay ngayon, something good will come out of that. Parang kay Job, parang kay Moses, 'di ba? God will open the gates of heaven for you. 'Di ba? Hahawiin niya ang Red Sea para sa iyo. 'Di ba? Walang bundok na hindi mo kayang akyatin. Sabi nga eh, pag nasa Panginoon ka, prayer can move mountains. Kapatid, kailangan lang talaga manalig tayo
maging matatag sa pananampalataya natin. Ako personally, hindi ko nga akalain na darating kami sa ganito dahil nasa prime ng life ang husband ko. Napaka maayos niya sa trabaho, sa lahat. Parang ang ako sabi ko, Lord, you prepare us, kasi nararamdaman ko na I enjoy the good time sa buhay namin. Nung dumating yung pagsubok, sabi ko, Lord, another phase to ng life namin. Hindi ako nag-pray ng healing right away. What I prayed is, Lord, show me anong tinuturo mo sa ganitong pagkakataon and give us the strength to endure sa lahat ng pagsubok na darating. Amen? At yun, tumatatag tayo sa prayer life natin. Amen? Kapatid, nasusulat sa verse 13, mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Mayroon pang isang halimbawa ng karunungan na aking nagustuhan. May isang maliit na lungsod na kakaunti lang ang mga mamamayan. Nilusob ito ng makapangyarihang hari kasama ng kanyang mga kawal at pinalibutan. Sa lungsod na iyon ay may isang lalaking marunong pero mahirap. Maaari sana niyang iligtas ang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karunungan pero walang nakaalala sa kanya. Sinabi kong mas mabuti ang karunungan kaysa sa kapangyarihan, pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyang halaga at ang mga sinasabi niya ay hindi pinapansin. Ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sa sigaw ng isang pinunong hangal. Mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Pero ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan. Ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan, sabi sa verse 17, kaysa sa sigaw ng isang pinunong hangal. Totoo naman, iba yung maayos na pananalita. Kahit anong estado mo sa buhay, kung hindi ka maayos katransaksyon o kausap, wala, basa yung pangalan mo, hindi maganda ang image mo, hindi maganda ang pagkakilala sa inang tao. So kapatid, sabi, mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Kasi kahit anong digmaan pa yan, kapag nagsalita yung marunong, yung may wisdom, mananalo yun eh. For example, kahit sa gera o kung saang paglalaban yan, sa senado man o sa politika, iba yung may word of wisdom. Sana nga lang, no, we pray na gagamitin lagi for the common good of the people. Iba talaga nagagawa ng karunungan. Amen? Pero ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan. Yes, kasi diba, pag isang bulok na kamatis, isama mo sa hindi bulok, mabubulok din. Iniingatan natin yung mga kasama natin. May impluensya sa atin ang tao. So kung mag-iimpluensya rin lang sa atin, pumili na tayo yung godly ang mag-iinfluence sa atin. Yung madudraw tayo more closer to the Lord, hindi sa mundo at sa paggawa ng evil, kundi to do good for the glory of God and for our ultimate good. Amen? Mangaral chapter 10. Kung paanong napapabaho ng isang patay na langaw ang isang boteng pabango, ganoon din ang kaunting kamangmangan, nakakasira ng karunungan at karangalan. Ang taong marunong ay gustong gumawa ng kabutihan, pero ang hangal ay gustong gumawa ng kasamaan. Oo nga naman, minsan diba bakit tayo nagtataka na gumagawa siya ng hindi mabuti? Eh kasi nga hangal siya eh. Pero pag mabuti, gagawa ng mabuti. Kung anong nasa loob, yun ang lalabas. Ba't tayo nagtataka na yung mabuti, gumagawa ng mabuti? That means, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Sabi nga, kung anong nasa puso, lalabas. Ba't tayo minsan nagtataka na yung taong yun ay gumagawa ng kabalastugan o hindi mabuti? Nakikita natin na alam natin hindi kasi mabuti yung nasa loob. Kaya nga diba sabi natin kanina, hindi natin mapepeke ang ugali ng tao. Lalabas at lalabas ang tunay na kulay ng tao. At tingnan mo kapag galit ang isang tao, kung paano siya kumilos out of his or her anger, makikita mo, nakokontrol niya ba yung anger niya o siya ang nakokontrol ng galit niya. Amen? Hindi masamang magalit. Dapat nga hindi natin sinosuppress yung galit natin. Sabi nga, nire-release natin in a good way. Even Jesus, di ba, nagalit siya nang may nagsusugal sa labas ng templo. Pero, paano ba tayo kapag nagagalit? Lumalabas ba yung kamangmangan natin? Or,
lumalabas yung fruit of the Holy Spirit natin na meron tayong self-control, na natitame natin yung tongue natin para hindi magsalita ng nakakasakit o panunumpa sa kapwa. Amen? At kahit sa paglalakad ng hangal, nakikita ang kawalan niya ng karunungan at ipinapakita sa lahat ang kanyang kahangalan. Kung nagalit sa iyo ang iyong pinuno, huwag ka agad magbitiw sa tungkulin, dahil kapag nawala na ang galit niya ay baka patawarin ka niya, gaano man kalaki ang iyong kasalanang nagawa. Amen? Kasi lahat naman tayo dumadaan sa yung hindi perfect na relationship. So may alitan, may tampuhan, may hindi pagkakanawan, nagagawa tayo ng mga pagkakamali. Iba yung may pinagsamahan na kayo sa hirap at ginhawa. Amen? So huwag ka agad magbibitiw. Minsan, sabi nga, love is sweeter the second time around. Diba? Ibig sabihin, mas okay kayo kasi you've been through a lot already. Verse 5, may isa pa akong nakitang hindi maganda rito sa mundo. At ito'y ginagawa ng mga pinuno. Ang mga mangmang ay binibigyan ng mataas na tungkulin. Pero ang mga mayayaman ay binibigyan ng mababang tungkulin. Nakakita rin ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo. Habang ang mga dakilang tao'y naglalakad na parang alipin. Kapag ikaw ang naghukay, baka ikaw din ang mahulog doon. Kapag lumusot ka sa butas ng pader, baka tuklawin ka ng ahas doon. Kapag nagtibag ka ng bato, baka mabagsakan ka nito. Kapag nagsibak ka ng kahoy, baka masugatan ka nito. Kapag palakol mo'y mapurol at hindi mo hinahasa, buong lakas ang kailangan mo sa paggamit nito. Mas nakakahigit ka kung marunong ka. Dahil sa pamamagitan nito ay magtatagumpay ka. Amen. Diba kung babalikan natin sa verse 8, kapag naghukay ka, baka ikaw yung mahulog? Sabi niya, kapag lumusot ka sa butas ng pader, baka tuklawin ka ng ahas doon. Ibig sabihin, kung anong ginagawa mo, babalik sa'yo. Sowing and reaping, kumbaga sa Christianity. Kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kung gagawa ka nilang, gawa ka ng mabuti. Para ang babalik sa'yo, mabuti. Kapag nagsiba ka ng kahoy, baka masugatan ka nito. Kapag yung palakol mo daw mapurol, hindi mo hinasa. Ibig sabihin, ano pa yung talent mo kung hindi mo ginagamit, o yung skills mo or gifts mo, o yung stewardship na binibigay sa iyo ng Lord. Kahit yung palakol nga eh, kahit pokpok mo ng pokpok, kung hindi mo nahasa, hindi nagagamit eh. Bali, wala. Pagod ka lang ng pagod. So iba yung marunong ka. Doon ka magtatagumpay sa marunong. So kung ikaw ay marunong, kapatid, and I declare the word of God sa life natin, marunong tayo. We know that we will invest on doing what is good and pleasing in the eyes of the Lord. It will bring about good din sa atin. Amen? Verse 11, walang saysay ang kakayahan mong magpaamo ng ahas kung tutuklawin ka lang naman ito. Ang sinasabi ng marunong ay magbibigay sa kanya ng kabutihan. Pero ang sinasabi ng hangal ay magpapahamak sa kanya. Ito na nga yung sowing and reaping. When you say something, make sure that it is good, even sa ibang tao. And because may power ang ating words, speak of blessing instead of curses. Sabi ng Lord, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. We speak of blessing and God will bless us also. Okay? And yung tayo naman bilang mananampalataya, kapag hindi naman karapat dapat yung sinasabi sa atin, hindi naman tatama eh. Diba sabi nga, God will curse those who curse us. Diba? I mean, may protection tayo ng Lord. Meron tayong covering ng Lord. Hindi tatama sa atin o tatalab yung mga kulam or cursing, mga ganong mga words. Wala. Kasi meron tayong covering ng Panginoon. God is with us and the Holy Spirit is with us. Covered tayo ng blood of Jesus. Walang power sa atin ang evil. Tayo pa nga ang may power, diba? We rebuke it in the name of Jesus. Sa umpisa pa lang, kamangmangan na ang sinasabi niya. At kinalaunan ay naging masamang masama na parang nawawala na siya sa sarili. At wala siyang tigil sa kasasalita. Walang nakakaalam tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Kaya walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari kapag tayo ay patay na. Napapagod ang mangmang sa kanyang trabaho. Kaya, iniisip niyang huwag nang pumunta sa bayan para magtrabaho. Nakakaawa ang isang bansa na ang hari ay isip bata at ang mga pinuno'y puro handaan ang inaatupag. Pero mapalad ang bansa na ang hari ay ipinanganak sa marangal na pamilya at ang mga pinuno ay naghahanda lang sa tamang panahon
para sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Pinapabayaan ang taong tamad na tumutulo ang bubong ng kanyang bahay hanggang sa mawasak na ang buong bahay niya. Makapagpapasaya sa tao ang handaan at inuman, at ang pera ay makapagbibigay ng lahat niyang pangangailangan. Huwag mong susumpain ang hari kahit sa isip mo lang, o ang mayayaman kahit na palihim lang, dahil baka may magsabi sa kanila. Ibig sabihin, dapat yung thought natin, it's always good sa ating kapwa, sa ating sinasakupan, sa ating pamilya, mga anak, asawa, mga kapatid natin. Mabuti pang tumahimik na lang tayo, hindi kailangang laging may salita. Lord God, sa pag-iisip namin, forgive us, Lord God, and thank you that you understand us. Tamar Tang, O God, turuan niyo po kaming laging magsasalita ng mabuti at mag-iisip ng mabuti para sa aming kapwa. Magbigay buhay kami, Lord God, magbigay ng liwanag to share your word, Heavenly Father. Maraming salamat po, Panginoon. Guide us always po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kapatid, ano mo, dito sa napag-aralan natin, dito sa mga ngaral chapter 10 tsaka onwards, di ba maiisip mo na sa buhay, hindi mo masasabi, ba sabi nga kanina nabasa natin as we go along, yung minsan bakit may mas marunong na, wala, yung mangmang o ano siya yung nagiging successful. May mga bagay na mahirap unawain, pero hindi rin pwedeng lagi kang panalo sa buhay. What I mean is, yung napaka okay na maging competitive ka, pero you're trying so hard always to win. Parang akala mo competition ng buhay, hindi naman. Ang gawin mo lang is to always win, in the sense na to become a better version of yourself always. Maging mapabuti ka, mas maganda ka, mas maayos ka ngayon kesa sa kahapon mo. Okay, getting better tayo everyday. Kasi waste of time lang ng lakas mo. Baliwala naman yun kung lagi kang parang nakipag-compete ka sa iba. O bakit compare mo palagi yung sarili mo, walang use. At hindi rin dapat tayo nagre-react palagi sa mga bagay-bagay. It's shallow. Nung nakaraan nga, no, may nagkikwento sa akin, uy, si ganito, si ganyan. Sabi ko, excuse me, I'm not interested na makinig sa buhay ng ibang tao. Pasensya ka na, because I have my own concerns also. Nag-stop yung tao. Kasi di naman basura ng aking tenga para makinig sa mga ganon. So, pinipili lang natin yung mga pakikinggan natin at yung iisipin natin. Okay? Piliin natin lagi yung ano bang lesson natin dito, ano ba maitutulong natin, ano bang maiko-contribute natin. Dapat lagi tayong moving forward in a positive way, 'di ba? Gumagaan habang tumatanda tayo. Talagang yung edad natin, hindi lang tumatanda, yung isip din natin. Okay? At saka mayaman tayo when we have that peace of mind, yung kapanatagan ng pag-iisip, yung peace that surpasses all understanding, sabi nga sa Word of God. Huwag na yung maraming drama. Forget about the drama. As we are getting older, more life, sabi nga daw, habang tumatanda tayo, na maliit tayo, ang daming joy daw, habang tumatanda, kumukunti yung joy. No, it's different. Habang lumalapit tayo kay Christ, habang nasa sa atin si Lord, lalong-lalo tayo na na-feel ng joy ng Lord. Okay? We are good enough for the Lord, hindi para sa ibang tao. Kaya wag tayong laging mag-please ng tao. Let's please God. Okay, wag tayong nakipagtalo. Wag tayong laging yes ng yes o sabat ng sabat kung hindi naman hinihingi ang opinion natin. Minsan may nagkikwento sa akin, parang wala na nga sa'yo yung kwentong yun, pero pabalik-balik niyang inuukil-kil sa'yo yung mga bagay pag nagkikwento. Para bang tinitrigger ka na magalit or mairita, pero you choose to remain calm in the presence of God. Iisipin mo na lang, hindi nakakaunawa yung taong tong, Lord, give me patience dun sa sitwasyon na yun. Mainis ka, kagaya ako, may mga time na syempre, napapagod din sa pag-alaga kay hubby. Then after that, tayo uli. Okay? Sige, energy uli, coming from the Lord. Ganun lang. Pero pag hindi ko kaya, I cry it out to the Lord, I pray to the Lord. Ganun lang. Pero hindi na ako nagdadagdag pa. Huwag na tayo magdagdag pa ng problema sa buhay natin. Okay?
ng mga konting drama sa kapwa, that things that's beyond our control, yung marami tayong iniisip, it causes us anxiety. Hindi. Dapat ang mind natin filled with the peace that comes from the Lord, filled with contentment that comes from the Lord. Kung nasan ka man ng situation ng life mo ngayon, nandun si God kasama mo. Okay? At lagi ngang sinasabi natin, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos si Lord sa atin. May ginagawa pa siya. It's always good. Mangangaral, chapter 11. Ang gawain ng taong marunong. Ipuhunan mo ang pera mo sa negosyo at sa kalaunan ay kikita ka. Ilagay mo ang pera mo sa iba't ibang negosyo dahil hindi mo alam kung anong kalamidad ang darating dito sa mundo. Kapag makapal na ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo. At kung saan natumba ang puno, doon iyon mananatili. Kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. Kapatid, ito maganda o na business mindset. Kapatid, kahit ang salita ng Panginoon, pinag-invest tayo sa resources na binigay sa atin ng Panginoon. Natatandaan ba natin yung parable of the talents? Diba meron doon binigyan ng 5 talents, merong 2. Ibig sabihin kapatid, yung binibigay sa atin ng Panginoon, dapat kapatid, kumikita. Kaya i-invest natin dapat. Ilagay doon sa negosyo. Meron pa nga isang verse, diba? Unahin mo muna ang pagnenegosyo bago ka magpatayo ng bahay. Bakit kapatid? Kasi yun yung magsusustain sa atin. May bahay ka nga, wala ka namang kakainin. So unahin mo muna yung pagkukunan mo ng kakainin mo, panggastos. Sabi sa verse 3, kapag makapal na ang ulap, magbubuhos ito ng ulan sa mundo. Ibig sabihin yung ininvest mo, kumita. Kasi diba yung ulap, kapag puno na ng tubig, bubuhos nagiging ulan. Ganun din yun kapag nag-invest tayo. Siyempre, magre-reap tayo at a proper time. At maraming possibility kikita pag hindi sa isa lang. Dapat diversify, iba-iba. So, sa konteksto namang pag-share ng Word of God, kahit sinong tao, kamag-anak mo, kaibigan mo, sinong namimit mo, share the Word of God din. Lalo yung buhay natin dapat nakikita. At the end of the day, lalago yun. Si Lord ang magpapalago nun. So we invest on the Word of God sa kamag-anak natin, sa kapatid natin, sa ibang tao, like what we are doing. At ang Diyos na ang bahala. Amen na magpalago nito. Nasusulat sa verse 4, kung palagi ka lang maghihintay ng magandang panahon, hindi ka makakapagtanim at wala kang aanihin. So ibig sabihin, huwag ka na maghintay. You start now. Now is the best time lagi. Amen? Huwag mag-aksaya ng panahon. Kung paanong hindi mo nalalaman ang direksyon ng hangin o kung paano lumalaki ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, ganoon din ang ginagawa ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Hindi mo rin ito maiintindihan. Talagang dito pagtitiwala lang sa Panginoon na talagang pinapakita how sovereign, how big He is, how awesome, and sabi nga ng salita ng Panginoon, 'di ba? My thoughts are not your thoughts. My ways are higher than your ways, 'di ba? Iba ang kaisipan ng Panginoon. Maghasik ka ng binhi sa umaga hanggang gabi dahil hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo. Pwede itong pag-usapan sa material. Pwede rin naman itong sa ministry, doing the ministry of God, yung discipleship, sharing the word, sharing the good news of salvation, kaligtasan nagmumula sa Panginoong Jesus. Yan ang ultimate na investment, yung pangalan natin nasa langit. Amen? May mga taong nag-invest sa atin ng oras para makakilala tayo sa Panginoon, para ma-encourage tayo, ma-uplift yung spirit natin. Salamat sa mga taong yun. God bless them. Tayo rin ganun ang gagawin natin. Amen? So verse 7, masarap mabuhay. Kaya mas mabuting mabuhay. Of course, think positive. Faith, masarap mabuhay. Gift ng Lord yan eh. Kaya sa buong buhay mo ay maging masaya ka. Gaano man ito kahaba. Ngunit, alalahanin mong darating ang kamatayan at magtatagal iyon. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Kung anong meron tayo ngayon, make the most of it. Let's continue to fear the Lord and do His will. Dahil maiksi ang buhay at hindi natin alam ang darating bukas. What's in store for tomorrow? Kung hanggang kailan ang buhay? So parang kung isipin mo, it's more of focusing
on God, which is certain in our life. Siya lang ang certain, siya lang ang sigurado, siya lang ating security assurance. The rest, walang kabuluhan apart from God. Verse 9, kayong mga kabataan, magsaya kayo habang kayo'y bata pa. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin, pero alalahanin ninyong hahatulan kayo ng Diyos ayon sa inyong mga ginawa. Huwag kayong mag-alala o mabalisaman dahil ang panahon ng kabataan ay lumilipas lang. Naging bata rin tayo, ano man ang ginawa natin doon. We have learned from it. Kung ano tayo ngayon ay dahil sa nakaraan natin, natuto tayo. Thank God. Sana ganun din impart natin sa mga youth, sa mga buhay natin. And let's pray for them. Na sa murang edad pa lang ay main love na sila at mag-serve na sila kay Lord at tawagin sila ng Panginoon sa kanilang pangalan to do God's work sa buhay nila. Ako, hindi naman ako nag-start early. Ngayon na lang sa buhay ko. Pero lahat yun alam ko, in-orchestrate ng Lord para kung ano ako ngayon at ano pang magiging ako sa bukas, kagaya mo kapatid. Mga Ngaral, Chapter 12. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa at bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makakapal na ulap. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi ka na makakanguyang mabuti dahil ilan na lang ang iyong ngipin. At lalabo na ang iyong paningin. Ang tenga mo'y hindi na halos makarinig. Kahit ang ingay ng gilingan o hun ng mga ibon o mga awitin ay hindi na marinig. Matatakot ka nang umakyat sa matataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok. Hindi ka na halos makakalakad at mawawala na ang lahat ng iyong pagnanasa. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Kaya, alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang kalo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. Paggalang at pagsunod sa Diyos. Bukod sa pagiging marunong nitong mga ngaral, itinuturo din niya sa mga tao ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihang binanggit niya rito. Pinagsikapan niyang gamitin ang mga nararapat na salita. At ang lahat ng isinulat niya rito ay tama at totoo. Ang mga salita ng marunong ay parang matulis na tungkod na pantaboy ng pastol sa paggabay sa kanyang kawan o parang pakong nakabaon. Ibinigay ito ng Diyos na tangi nating tagabantay. Anak, mag-ingat ka sa isa pang bagay na ito. Ang pagsusulat ng aklat ay walang katapusan at ang labis na pag-aaral ay nakakapagod. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang huling payo ko. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kapatid, napakaganda, no? From investing sa mundong ito, material, sa investing sa Word of God for heavenly cause. Mag-invest sa mga tao, sa finances, o sa resources business-wise man, or for the kingdom of God. Tapos, yung sa sinabi niya sa 12 na tatanda tayo, manghihina, ang sigurado talaga lahat tayo, mamamatay, babalik tayo sa Panginoon. May mga bagay na hindi na natin magagawa habang tumatanda tayo. Ang pagtanda ay regalo ng Panginoon dahil hindi naman lahat ng tao ay tumatanda. Mabuti kung tumanda tayong malakas at nagagawa pa ang mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. We share the good news of salvation. Amen?
Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng ito. At the end of the day, bumabalik tayo sa Panginoon. Sa alabok tayo babalik, ang spirito natin ay babalik sa Kanya. Amen! Let's declare that. Babalik tayo kay Lord. Amen! Na doon tayo nagsimula. Matakot tayo sa Diyos. Fear of God. Fear of God that leads to a life that's honoring God. Yung walk natin, we're walking in the ways of the Lord. But when you have the fear of the Lord, okay? Yun yung holy fear. When you fear God, you do His will. Ask for His wisdom. Maganda yung may takot sa Panginoon. Yun lang ang healthy fear na meron tayo. Dapat healthy fear natin, ano? Fear of God. Tungkulin ng bawat tao na matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang utos, mga commandments ni Lord. How are we going to do that? By the grace of God, by His mercy, by the power of the Holy Spirit. Kasi hahatulan tayo ng Lord sa buhay na binigay niya sa atin, yung ginawa natin, mabuti man o masama, nakita man ng tao, hayag man o lihim. Wala tayong maitatago sa Panginoon. And with that, hindi tayo dapat malungkot kundi masaya dahil nalaman natin sa mga ngaral ang mga bagay na ito. And also dahil diyan, maluwag ang loob natin na alam natin kung anong mahalaga sa buhay. Walang kwenta ang lahat ng bagay na pinag-iisipan natin kung hindi natin kayang arukin. To wrap it up, let's leave it to the Lord. May mga bagay na pinapaunawa sa atin ng Panginoon, yun lang ang intindihin natin. Gawin natin simple ang buhay, mag-focus tayo sa paggawa ng mabuti at pag-iisip ng mabuti, honoring the Lord with our life. At sa paggawa naman natin ng mabuti, hindi rin naman tayo pinapabayaan ng Diyos. Napakabuti niya rin sa atin. Amen. Thank you, Lord. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Di ba nga, mabuti man o masama, hayag man o lihim, pero hindi natin ito kakatakutan kung tayo nasa Panginoon because alam natin na tama ang ginagawa natin. Because we have the leading of the Holy Spirit, Siya ang kumikilos sa atin. Amen? Panginoon, salamat po sa inyong salita. Gabayan niyo po kami at gawin niyo po na makapangyari sa buhay namin ang nasusulat dito sa Ecclesiastes, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng takot sa inyo, Ama, at masunod ang inyong kalooban, ang tungkulin ng bawat nilalang ninyo, Panginoon, na tinawag ninyo sa pangalan. Hallelujah. Salamat po sa darating na panahon na hahatulan niyo kami. Kayo po ay magigiliw, Panginoon, na nagampanan namin ang kalooban niyo sa buhay na ipinahiram niyo sa amin. At nawa, bigyan niyo po kami ng lakas at ng karunungan na ang magagawa namin ay ang kalooban niyo na laging mabuti. At hayag man o lihim, Panginoon, nawa ang puso namin at aming isipan ay saklaw ninyo. Kayo lamang po, in the name of Jesus, Lord God. Your ways, your will, your thoughts, Panginoon, in the name of Jesus. Yun lang po ang makapangyayari sa amin. We adore you, Lord God. We love you because you love us. You care for us. Maraming salamat po. We declare your goodness sa buhay namin, Panginoon, that no weapon formed against us shall prosper, Panginoon, but only your will, Panginoon. Maraming salamat po. Our house is your house. You said in your word, you and your household will be saved in the name of Jesus, Lord God. Give us the mind of Christ and the wisdom of God. Hallelujah. Holy Spirit, be with us always. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at sa patuloy na paggabay ninyo, pagmamahal, Panginoon. Salamat sa kaligtasan binibigay ninyo, Panginoong Jesus. At extend niyo po yun sa aming mga mahal sa buhay at sa mga kaibigan namin at sa mga nasasakupan namin. Expand our territory, Panginoon, to do your will sa aming buhay. Ama, naway makitang buhay kayo sa amin, Panginoon. Araw-araw na ginagawa namin, kayo po ang makita. Ang mga bibig namin, ang tenga namin, ang buhay na ito, Panginoon, gamitin mo sa kapurihan mo. Salamat po. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen. Kapatid, God bless you. Nawa ang pagmamahal, proteksyon, kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo sa ng iyong pamilya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah.